nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi raw ho niya kikilalanin ang naging desisyon ng International Criminal Court na ipagpatuloy ang investigasyon sa kanyang war on drugs. Ang dating presidential spokesperson Harry Roque, dededmahin lang daw ni Duterte ang ICC decision na ibasura ang apela ng Pilipinas. Sabi ni Roque, paulit-ulit daw na sasabihin ng nagdaang administrasyon na tanging haharap lamang sila sa korte sa Pilipinas at sa mga Pilipinong judges ng dating palace official. Kung meron mang krimen na nangyari sa Pilipinas, ay dapat sa Philippine territory rin ito diringge. Dahil na balita, naniniwala si Solicitor General Minardo Guevara na mayroong butas sa naging desisyon ng International Criminal Court o ICC na ipagpatuloy ang investigasyon sa kampanya laban sa illegal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, tinawag ni Guevara na isang gaping hole ang kabiguan ng ICC na desisyonan ang jurisdiction. Ibig sabihin, ang hindi raw malutas-lutas na ICC jurisdiction ang maaring gagawing argumento ng ating Estado sa kalimang may kasuhan o imbisigahan ang ICC sa Pilipinas. Kung maalala sa unang naging pahayag ni Guevara, ay nasabi niyang posibleng may ma-indict o masakdal sa kalimang ibasura ng ICC ang apila ng Pilipinas na itigil ang drug war investigation. Naniniwala si Senator Mark Villar na malaki ang maitutulong ng pagkakaroon ng Maharlika Investment Fund o MIF sa mabilis na pagbangon ng ekonomiya ng bansa mula sa epekto ng COVID-19. Sa kapihan sa Manila Bay Forum, sinabi ni Villar na base sa naging analysis ng National Economic and Development Authority o NEDA ay makapagbibigay ng karagdagang 350,000 na trabaho ang investment ng MIF. Umapela rin ang senador sa mga kritiko na bigyan ng tsansa ang MIF sa layunin nitong palaguin ang Pilipinas. Bagamat naniniwala siya na may karapatan ng mga kritiko na hamunin ang Maharlika Investment Fund Act, ay nakikita niyang malaki ang maitutulong ng suporta ng mga ito. Dagdag pa ni Villar, ang tagumpay ng Maharlika ay siyang tagumpay din ng bansa. Kung matatandaan nila daan na kahapon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang MIF upang tuluyan na maisabatas. But anyways, yun ang sinasabi natin, walang ebidensya physical, scientifical na makakapagturo kay Congressman Tevez dito sa kaso na to according sa kanyang mga abogado. Kaya pakinggan natin itong report na ito. Naghain ng motion ang kampo ni suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevez Jr. sa panel of prosecutors ng Department of Justice kasabay ng preliminary investigation sa mga reklamong murder na isinampa sa mambabatas kaugnay sa Pamplona Massacre. Hiniling ng suspendidong mambabatas na i-dismiss ng panel ang reklamo dahil walang ebidensya na magpapatunay sa partisipasyon nito sa krimen na ikinamatay ni Gobernador Rovel de Gamo. Kasunod na rin ito ng pagbaliktad ng 10 suspect sa kaso. Pakinggan po natin ang pahayag ng abogado ni Cong Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio. At unang-una, nagrekanto yung mga testigo. Pangalawa, assuming without conceding na walang epekto yung recantation, even in their original statements, wala pong matibay na ebidensya na nagtutuon kay Congressman Tevez na siya ang... Oh, kasi kung titingnan nyo ha, kahit na pagbasihan natin daw yung unang testimonya nila na tinuturo nila si Tevez, kahit pagbasihan mo daw yun, wala pa rin daw siyang lakas. Bakit? Kasi hearsay yun eh. Hearsay, wala naman silang text messages. Yung sinasabing video call na napicturan, wala naman. Kumbaga, ang pinaka-ebidensya lang nila is yung testimonya na tinuturo siya. Yun lang. O, pero pwede, sinasabi nga nila Topacio eh, kahit nga yung hindi mag-recant yung mga yan eh, mahirap nilang patunayan eh, na si Tevez ang mastermind nila eh. Oo eh, kasi kailangan mo ng hard evidence para mapatunayan na talagang siya. Ito yung text, so inutusan niya kami. Oh, ito yung video ko, no, na record namin. Oh, di sana may ganun, pero wala eh. But anyway, sabi nga nila, yung initial na statement, mahina na nga yun. Tapos nag-recant pa sila, eh di mas lalong nawala na dapat at mas lalong lumabo. Kaya dapat i-dismiss na yan. That's according to the lawyers. Pasimuno ng pagpatay kay Governor de Gamo.
Kaugnay nito, submitted for resolution na ang reklamo matapos hindi maghain ng kontra salaysay si Congressman Tevez. Naniniwala naman ang kampo ni Digamo na hindi pwede ang motion to dismiss at dapat ay counter affidavit. Pakinggan po natin ang pahayag ng abogado ng mga Digamo na si Attorney Andre Bon Tagu. It is prejudicial to them because as a general rule, a motion to dismiss is not allowed. They should have submitted a counter affidavit. Sir, magandang hapon po. Good afternoon. Paano po natin masusustain yung food stamp program at saan po tayo kukuha ng pondo para ho rito? Well, meron. Hati-hati. Meron yung ADB na tumutulong sa atin. Meron yung World Food Program. At syempre, meron din tayong counterpart dito sa Pilipinas. At mabuti na lang at nandiyan nga sila at tumutulong sa atin. At nakikita naman nila, sanay sila sa ganitong klaseng trabaho. At kahit nagpapasalamat kami sa kanilang lahat na tumutulong sila. So, in terms of funding, palagay ko, I think we will be able to sustain ito for as long as we need it. But kagaya ng aking lagi sinasabi, dahan-dahan sana, maayos na natin yung ibang sitwasyon para hindi na nangangailangan ng tulong. But there will always be an element na may kailangan pa rin. So, hindi talaga, you will never see na mawawala lahat ito na hindi mo na makikita yung programa, isasara yung programa. Hindi siguro, baka lumiit pagka maganda na ang takbo ng ekonomiya. Thank you, sir. Katrina Domingo, ABS-CBN. Hi, sir. Good afternoon. Sir, hello. Clarify lang namin your earlier statement. You mentioned that the DOF secretary should not be part of the Maharlika Investment Corporation. But under the law, he's supposed to head the panel. No. Clarify lang, sir. No, what I said is that he should not be the chair of the DOF because that was the original. The original proposal was that the president be the chair. Sir, follow up, sir. So you prefer to be the chair? No. The first proposal was that the president would be the chair. Sabi ko hindi naman siguro, I don't think it should be that way because ako magpapatakbo ng fund, hindi tama 'yun dahil politika nasa politika ako. Kailangan mawala na nga, maihiwalay sa politika. So ang sumunod ay sinabi DOF ang mag-chair. Ganun din ang aking sinabi. Ngayon, may interest talaga ang gobyerno sa Maharlika Fund. Kaya kailangan meron tayong representative dun. Kaya ang nangyari, kung titignan mo yung batas, ang DOF as the ex-officio member. Kasi ang pera galing sa gobyerno. Kailangan meron tayong representative sa board. But hindi sila ang magpapatakbo. Ang importante sa akin, yung aking nabanggit kanina ng umaga, ganit, napakasimple lang. Dapat ang mga desisyon na ginagawa ng mga namumuno ng Maharlika Fund ay hindi dahil sa politika, hindi dahil sa kung ano-ano pang ibang konsiderasyon, kung ano yung pinakamaganda para sa fund. Kung anong magpapatibay ng fund, ano yung magpapalaki ng fund, ano yung mga investment na pagpapaganda dun sa fund. Yun ang kanilang dapat iniisip. Hindi nilang dapat iniisip may eleksyon bukas, may eleksyon in one year, kailangan natin, huwag natin papasukan yan kasi whatever. No political consideration should be part of it. Otherwise, delikado yan. It will not succeed.